Chef po, 6 na po ng umaga. Ayan, marami na po ang tao. Eh sabi ko nga, Dok, may meron pa kami ilang ano na hinukod sa kino. Sabi niya, wala. Yun lang talaga. Kino lang ang kino. Eh sabi ko, bakit sa kino? Okay. Wait pa kami dito. Parang dito na muna kami mag-wait. Kasi dati, dyan po ako sa kabila dati. Ha, dyan po yung 101, room 101. Dito naman po, dito na site. Dito naman po yung 108. So, since tapos na po ako ng chemo, kaya dito naman po ako sa 108 para po sa face-to-face ko sa radiation. Ayan mga kaho. Katatapos lang po ng check-up sa akin. Time check 2:22 na po ng hapon bago po natapos. Kaya yun yung sinasabi ko na talaga po napakahirap po talaga pagka ano, kailangan po talaga tiyagaan. And then wala pa pong ano kung kailan ako ma-schedule ng radiation kasi nakapila pa po. And then balik pa po muna ako sa ano sa February 10 po. Yun po yung follow-up check-up ko po. Ayan mga ka-hope. Ilang araw mo nang hindi ako nakapag-vlog mula nung check-up ko na ano, ma-update kayo sa radiation therapy ko. Kasi nga po, ang hirap po talaga mag-pasked ng radiation. Kaya yung face-to-face namin, medyo inano lang ako. Parang inorient na sa mga mangyayari, may mga side effect ng radiation. And then, yun nga mga ka-hope, nakapila na po ako para sa ano sa radiation therapy. Bali, may check-up lang po ulit ako sa 101 sa February 10. Baka sakali po makakuha ako ng update kung meron na po akong schedule sa radiation. Kailangan lang po talaga tiyagaan, antay lang po talaga tayo. Kasi wala po tayong choice kundi mag-antay. Kasi po kapag ka sa ano po tayo magpa radiation, medyo may kamahalan lalo na po yung susunod na after po kasi ng radiation niya po, yun po yung bracket therapy. Eh kagaya nga ng sinasabi ko, patient lang po talaga, antay. Medyo ano ko na po ngayon, 11 days, kaya medyo nakaka-recover na po ako ng ano. Pero nung past po, nula nung nag-check up po ako, ilang gabi po na hindi po ako nakatulog ng mabuti. Dahil nga po, sumasakit yung mga buto ko, yung mga laman ko. Epekto po yan ng ano, ng chemotherapy. Sa gamot niya po. Yung ihi mo na sobrang mainit. Yun, kaya sa gabi po, kailangan na po inom ng tubig. Tapos, nag-ano lang po talaga ako ng alalay lang po talaga ng stem cell. Tapos mga prutas, kagaya po nung previous vlog ko, yun po yung mga niluluto ko na ano, kasi pagka sa araw po, hindi ako masyado ano, pinipilit ko pong kumilos. Ako po mismo nagluluto ng ano, para po at least makilos ko po yung katawan ko at nang hindi ako lalong manghina. And then, yun, fruits, gulay. Ito po ngayon, mag-aano po ako ng guyabano kasi nakabili po kami ng guyabano, medyo hinog na po siya. Kaya ayun. Pero tapos na po ako nag-breakfast. Ang breakfast ko po kanina is nag-ano kami ng sopas. Ayun. Tapos ngayon po, after ko po uminom ng gamot. Hingin muna konti, so uupakan ko na naman po 'tong. Hindi ko naman po ubusin lahat 'yan kasi dapat po konti-konti lang din po. Wag yung pagkakumain kayo is maramihan. I-ano nyo rin po. Kasi yung sense na medyo mahina pa yung immune system natin ngayon. Kailangan po muna hinay-hinay po sa mga pagkain. Lahat po limit po. Dapat may limit po talaga yung pagkain. Ngayon, uupakan ko yung guyabano. Kasi ang guyabano po kasi maganda po sa atin. Lalo na pagkabago tayong chemo. Isa po ito sa prutas na anti-cancer. Malaki pong maitutulong ito sa atin. Kaya lang minsan, mahirap po hanapin. Kaya ako po, sa mga
Hypermart, ganun, sa mga Pure Gold, yung galing sa Dayson, maganda po yung mga ano nila, mga guyabano po, matamis. Kaya pagka nakalabas ako at nakaano, kumakain po talaga ako, bumibili po ako. Kasi isa po yan sa makatulong sa atin. Ayan po, sa mga ka-hope ha, ayun, tapos ako may nag-breakfast. Kapag ilang kain ko na po yun. Sa ngayon po, bye po muna, maasalama po sa lahat. Till next video po. Sana subaybayan niyo po ito. At sa mga sa hindi pa po nag-subscribe, sana po mag-subscribe naman po. Thank you po.